Good day mga kulay. Today's episode ay i-discuss ko po kung ano po ang mga epoxy primer brand at anong klaseng kulay at para saan din i-apply. So abangan nyo mga kulay kung paano natin i-discuss. So stay tuned. So mga kulay, madami pong klase na brand. Meron pong Gilder, merong Island, merong Boysen, Davis, Nippon, Spiro at marami pang iba tulad ng Gold, Pinafol. So, padaming klase pong epoxy primer, depende yan sa brand. Pero ang application yan mga kulay ay ginagamit yan kadalasan sa mga primer pang bakal kung wala pa pong pintura. Ito po ay pang prevent para po hindi basta-basta kakalawangin ang inyong bakal bago man o matagal na bakal na meron ng kalawang. So, sa procedure, meron din yung tamang procedure mga kulay kung paano i-apply. So, lihaan nyo ang bakal bago man o matagal na. So, pagkatapos yun malinisan o mapreparasyon, ay yun po i-apply ang epoxy primer sa kanyo patungan ng pintura kung anong klaseng pintura ang ipatong nyo. Pero, ang gamit yan na thinner mga kulay ay hindi po paint thinner. Ang gamit po yan ay mga automotive thinner type para pang reduce. Pero mga kulay, ang epoxy primer, any brand, automatic yan pag tinatawag na epoxy primer ay mayroon po yung catalyst kasama niya. Kadalasan yan sa ang ratio niyan ay 3:1, 3 part na pintura, 1/4 part na catalyst o activator o hardener. Siya po ang nagbibigay tibay para po magiging epoxy type ng kanyang primer, hindi katulad sa ordinary metal primer na walang hardener. Sa itong klase na primer mga kulay, ito po ay mayroong catalyst kaya tinatawag niyang epoxy primer. Maganda po to sa outdoor. Kung maganda po sa outdoor i-apply, mas maganda din i-gamitin din sa pang-indoor dahil ito po ay pwede din sa pang-indoor dahil matibay siya dahil mayroon siyang catalyst. So mas magiging durable o durability sa nga type na primer kaysa sa mga regular klase na primer na binabanggit ko kanina. So yun mga kulay ang advantage ng epoxy primer. Paano ba i-apply? So ang pag-apply niya mga kulay ay yun nga sinabi ko ay i-preparasyon nyo muna bago nyo i-apply ang epoxy primer. Ito ay kung meron ng kalawang kailangan tanggalin, mag-apply kayo ng rust converter or pwede nyo lihain sa garanyo para makita kung matanggal man ang mga kalawang. Yung makikita nyo ay pure bakal na talaga na wala ng kalawang, tapos linisan sa kanyo i-primer ang epoxy primer. Pagkatapos nun ipatuyuin saka i-apply ang pang finishing color, any color na gusto nyo. So yun ang epoxy primer mga kulay, yung ang advantage niya kaysa mga ordinary na primer. At take note mga kulay, ito po ay pwede din gamitin sa mga wood finishes at kahit po sa simento pwede po itong i-apply basta nasa tamang preparation ang inyong pagpapintura. Ito po ay mga kulay ay hindi din pwede i-apply kung basa po ang surface. So kailangan hindi wet or hindi basa. Kailangan po ay tuyo o wala mga anumang oil o grasa o anumang bagay or mga wax na nakakasira sa pag-apply o pag-penetrate ng epoxy primer. Dahil nakaka-epekto po ito sa tibay ng isang primer, maibang brand man, kahit anong klaseng pintura, basta hindi po maganda ang preparasyon sa ilalim ay hindi maganda ang kanyang kalabasan. So ang preparasyon ang napakahalaga sa pintura. Useless ang pintura, maganda mong klaseng ipipinis, ma-automotive man o anong klase, pero ang primer mo ay tinipid mo, hindi yun maganda ang kapit. So take note mga kulay, mas maganda ang epoxy primer all around po yan, kahit patungan nyo ng enamel or finishing, lacquer man, acrylic man or urethane. Ito po ay hindi bibigay, ibig sabihin compatible po siya anong klaseng pintura ipatong nyo, kahit water based hindi po siya masasira dahil ang epoxy primer ay all around primer. So pwede sa kahoy, pwede sa bakal talaga siya, pero pwede din sa kahoy at pwede din sa semento na selected, depende din kung saan nyo i-apply sa cemento. Kahit sa flooring, pwede yan ginagamit ang epoxy primer mga kulay. So yun, ang advantage ng epoxy primer. So sa next episode mga kulay, abangan nyo
didiscuss ko po ano po ang magandang thinner na gamitin at ano ba ang pwedeng mga thinner na igagamit dito sa epoxy primer. So abangan nyo sa next episode, doon ko po i-discuss din ang mga thinner, iba't ibang klaseng brand din, kung paano gamitin, i-apply at tamang ratio, ma-spray man o ma-roller. So abangan nyo mga kulay. So this episode, thank you sa panonood at sana meron po kayo napupulot na aral sa video na ito. So huwag kalimutan mag-subscribe, hit the notification bell, share, and like. Sana po meron po kayong pupulot na idea. Thank you for watching.